apat na bagay na dapat lagi mong tinitingnan dito kay Facebook para po malaman nyo kung may problema ang inyong Facebook page or Facebook account. So, sundan nyo lamang to mga idol. So, una po mga idol, para po makita ang ating account status, i-click lamang po yung profile menu. And then, i-click lamang po dyan sa ating profile. And then, dito po sa ating timeline mga idol, i-click lamang po itong tatlong tuldok katabi ng si dashboard. And then, dito po sa taas, meron pong account status. I-click po yan. Dito po natin makikita mga idol kung yan po ay naka-yellow or naka-red. Mga idol, ibig sabihin, meron po tayong nagawang violation. Okay? And then, ang gagawin nyo po mga idol kapag ka po yan ay meron kayong violation, alamin nyo po kung ano yung naging violation nyo. At syempre, i-delete nyo po yung mga post na nag-violate sa partner monetization policy ni Facebook at saka po kayo mag-appeal. Next naman po mga idol, doon po sa alerts ay i-click lamang po yung ating profile menu. I-scroll po sa pinakababa and then dito po mga idol sa help and support sa baba, i-click lamang po yan tapos i-click yung support inbox. And then dito po makikita natin yung your alerts. I-click po natin yan mga idol and then dyan po natin makikita yung pong mga message sa atin ni Facebook sa atin pong mga violation. And then kapag ka po kayo ay may nakitang open yung status dyan sa ating mga message sa alerts, is yun po yung active na violation na kailangan po nating actionan. Pero po pagka ganyan na nakita natin, which is close na yung status, pagkatapos yung iba po is spam lamang, wala pong status, ibig sabihin hindi na po active yung ating mga violation. Okay, please take note na hindi na po ito kailangang burahin. Ang kailangan lamang pong actionan dyan mga idol is yung naka-open yung status para po maalis yung ating violation or ma-delete yung ating violation. Okay, no need to delete na yan mga idol, tulad niya sa akin existing yan pero hindi ko na po yan dinidelete. At para naman po makita ang ating page recommendation, i-click lamang po yung profile menu and then i-click po yung settings sa taas. And then dito mga idol, i-click po yung page settings. Then scroll down nyo po pababa mga idol, hanapin nyo po yung page recommendation dito under ng new pages experience. I-click lang po yan mga idol. And then dito po natin makikita kung may violation or may policy issue ang ating page or ang ating account. So mga idol, ito po is old format setting. Para po sa new format setting kung paano po ito makikita, i-click nyo lamang po yung comment section na doon po yung tutorial. Okay? At yung pang-apat naman po mga idol ay kung paano po pumunta sa Meta Business Suite ng page at personal account. So sundan nyo lamang po itong mga idol. Una po mga idol, ilagin nyo po sa Google Chrome o kahit anong browser yung inyong Facebook account kasi mas maganda po dito, hindi nyo na po ito ulit-ulit gagawin kapag ka po dito kayo nakalagin. And then mga idol, i-click lamang po yung inyong profile sa inyong Facebook. And then dito, i-click lamang po yan. Punta lamang po kayo sa inyong timeline. Dito po, i-click mga idol yung inyong view tools. Then dito po, i-click lamang po itong nasa pinakababa, Meta Business Help Center. And then din mga idol, i-click nyo po yung dalawang guhit sa taas, pinakataas. And then i-click po yung Get Started. I-click lamang po itong Monetize Your Content. Then scroll down nyo po pababa, hanapin nyo po yung SIP, you qualify for stream ads. And then i-click po yung Start Earning. Then click po mga idol yung check it out. Yan, mapupunta po tayo sa ating listahan ng account at mga pages. So mga idol, i-click lamang po dyan natin kung ano po yung gusto nating makita. For example, itong aking personal account, i-click po yan and then lalabas po yan mga idol. I-click po yung view tool. Yan mga idol, pagka-click po nyo ng view tool, nasa business suite na po tayo ng personal account. Pero sa ngayon po mga idol, wala pa po yung laman. Kaya naman magsuswitch po muna tayo sa ating mga pages para po makita yung status ng ating monetization. So ito na mga idol, nandito na tayo sa monetization status ng ating pages. So i-click nyo lamang po yung dollar sign dito sa may left side. Then dito po, makikita nyo na po kung meron po kayong violation at policy issue dyan. Okay? At kapag ka po nagkaroon ng problema ang inyong Facebook page or profile like restriction, violation, or policy issue, kailangan nyo pong i-delete yung nag-cause nito kung ano man yung na-post nyo. And then, after nyo pong ma-delete yun, mga idol, pwede nyo na pong i-appeal kung ano po yung naging problema nyo. Okay? Then, antay na lamang po kayo ng respond ni Meta. Yung minsan po, automatic nawawala po yung restriction ni Meta sa ating violation like po doon sa ating earnings na restrict tayo. For example, 30 days. Minsan, automatic po nawawala yun
ng 30 days doon po sa timeline na binigay nila. Pero kapag halimbawa hindi pa rin po nawala yon sa timeline na binigay nila, mag-appeal na po kayo as long as nalinis nyo na yung inyong Facebook page at Facebook profile. Okay, siguraduhin wala na pong nalabag kay partner monetization policy yung inyong mga video bago po kayo mag-submit ng appeal. Okay, follow nyo ako for more tips and tutorials. Thank you.